ang nakaraan. Lobo! Mga taong lobo! Kitang-kita ng dalawang mga mata ko kung paano nilalapain sila, Papa. Kinamumuhian ko sila, Daniel! Halos may bagsak na ni Daniel ang kanyang telepono sa narinig. Lobo, baka nagkakamali ka lang ng nakita, Sandra. Daniel, kahit ako, hindi makapaniwala sa una, pero hindi ako pwedeng magkamali. Mga taong lobo yung nakita ko. Mga halangang kaluluwa nila, Daniel. Walang awang pinatay nilang mga magulang ko. Napalunok at huminga ng malalim si Daniel bago ito tuluyang nakapagsalita. Umalis ka na dyan sa bahay niyo. Mag-check-in ka muna sa hotel. Hindi ko pwedeng iwan sila, Mama. Makinig ka sa akin, Sandra. Ang mahalaga ay ang kaligtasan mo. Who knows, they're just lurking around and waiting for the right time to attack. Nakatawag ka na ba ng pulis? Hindi pa. Ikaw ang una kong tinawagan, Daniel. Natatakot ako. Sige na, Sandra. Umalis ka na. Ako nang bahala tumawag ng mga pulis. I will just tell them where you are para sa mga katanungan nila. Pupuntahan kita kagad. Bagamat tuliro ay tinawagan ni Daniel ang mga pulis para i-report ang nangyari. Sunod niyang tinawagan ang kakilalang piloto para mapadali ang lipad sa Maynila. Ngunit kahit anong pilit niya rito ay hindi ito pumayag sa kadahilan ng gabi na at delikado. Kaya wala siyang nagawa kung hindi mag-antay kinabukasan para makalipad patungong Maynila. Paalis na si Sandra nang may kotseng dumating na inakala niyang si Daniel. Sandra, kamusta ka na? Nakangiting wika ni Basti. Basti, anong ginagawa mo dito? Medyo alangan pa si Sandra na napaatras at sinubukang tumakbo, ngunit nahablot kaagad ni Basti. Ah! Bitiwan mo ko, Basti! Mga kapitbahay! Kinuha ni Sandra ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at dahil si Daniel ang huling tinawagan, ay mabilis niyang naredial ito. Anong gagawin mo, Sandra? Tatawagan mo si Daniel? Sinuntok siya ni Basti sa sikmura, kaya agad siyang nanghina at naisakay sa sasakyan. Mabilis na pinaharurot ng kaibigan ni Basti ang kotse at nagtungo sa isang liblib na lugar. Hindi mapakali si Daniel nang makitang tumatawag muli si Sandra. Ngunit bago pa man niya ito masagot, ay nawala na ang tawag. The number you have dialed is currently unattended. Please try your call later. Nagdaan ng ilang oras ay nagising si Sandra na nakaupo at nakatali sa hindi pamilyar na bahay. Bigla niyang naalala si Basti. Basti! Walang yaka! Pakawalan mo ako dito! Basti! Ngunit kahit anong gawin niyang sigaw ay walang tugon galing kay Basti. Get ready tomorrow! I'm sure Daniel's freaking worried right now. Natatawang wika ni Basti sa mga kausap na taong lobo. Binuksan niya ang cellphone ni Sandra at tumunog ito.
Hello, Sandra. Salamat, sinagot mo na. Sobra ako nag-aalala sa'yo. Hello, Daniel. It's been a long time. How is my strange best buddy? Basti? Ha! I'm surprised kilala mo pa ako. What the hell did you do to Sandra? Ako ang kalaban mo, hindi ba? Sa akin ka magalit. Leave Sandra out of this. You know, Daniel, I haven't eaten my dinner yet. Mukhang masarap si Sandra. Don't you dare, Basti! I'm serious! Why? Do you think nagbibiro ako? Kung gusto mong makita ng buhay ang mahal mong si Sandra, get here by tomorrow. The sooner, the better. I'll send you the address. Baka sa sobrang gutom ko, hindi na ako makapagtimpi. Makain ko siya ng buo. Puts pa, Basti! Hello! Hello! Hindi mapakali si Daniel at sa sobrang galit niya ay hindi niya napigilan ang sarili kaya siya ay nakapag-anyong lobo at pinaghahagis ang anumang kanyang mahawakan. Hindi niya sukat akalaing nasa labas na si Jepoy para mag-follow up sa kalagayan ni Sandra. Paring Daniel, hindi ko makontak si Sandra. Ikaw... Agad itong natigilan at nanigas nang makita niya ang taong lobo at mga basag na gamit. Lalo pa siyang natakot nang mapansin niya ang mga damit ni Daniel sa sahig at nang makita siya ng lobo na agad namang natigilan sa ginagawa nito. Agad na paatras si Jepoy at nang akmang tatakbo ay nabangga niya si Alina na nasa kanyang likuran. Alina, takbo! May halimaw sa loob! Pinatay ata si Daniel! Yung damit niya sira-sira sa sahig! Hindi siya pinansin ng dalaga, bagkus ay nanatiling kalmado at hinawakan nito si Jepoy saka hinatak pabalik sa kwarto. Hindi maipaliwanag ni Jepoy kung saan ang gagaling ang kakaibang lakas ni Alina. Sir Daniel, panahon na para malaman ni Jepoy ang lahat. Baka sa mukha ni Jepoy ang labis na pagkalito sa mga nangyayari. Pumasok ang taong lobo sa loob ng isang kwarto saka inabot ni Alina ang pares ng mga damit at tuwalya. Lumabas ang walang kasugat-sugat na si Daniel. Anong ibig sabihin nito? Ikaw? Oo, Jepoy. Patawarin mo ako kung inilihim ko ito sa inyo. Botong-boto pa naman ako sa'yo. Tapos, manloloko ka pala. Ikaw ba ang pumatay kay Alfe? Ha, Daniel? Hindi. Magkakasama tayo nagiinuman dito, hindi ba? Tayong tatlo ni Sandra ang naghanap kay Alfe. Kung ganun, sino? Lumapit si Alina sa emosyonal na si Jepoy. Jepoy, kumalma ka. Hindi kami masasamang lobo. Lahat kami dito sa Dayo Motel ay mga taong lobo. Ang buong Bermuda ay pinamumunuan ng pamilya nila Daniel. Pawang mababait na mga lobo. Pinoprotektahan din namin ang mga taong kagaya nyo. Hindi kami kumakain ng tao. Teka lang ha. So, pati ikaw? Huwag mong sabihin si Carmina at si Aling Josie din. Tumango lang si Alina sa kayumuko. Wow! Akala ko sa pelikula lang nangyayari to. Ano pa ba ang hindi ko alam ha, Daniel?
Mahabang panahon na rin ang nakakalipas. Masayang namumuhay ang mga lobo at mga tao dito sa Bermuda. Mga karni ng hayop lang ang aming kinakain, gaya niyong mga tao. Namumuhay ang mga taong lobo ng normal. Pero hindi sang-ayon dito ang grupo nila Manuel. Gusto nila ng kapangyarihan at impluwensya laban sa mga tao. Kaya tumiwalag sila at nagtungo ng Maynila upang doon isakatuparan ang mga balak nila. Nagsimula na nga ito dahil nanalo na si Manuel bilang alkalde ng Maynila. Manuel, yung tatay ng mayabang na si Basti? Oo, Jepoy. At sila rin ang may kagagawan ng pagkamatay ni Aling Cecil at Mang Rudy. Ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Nasa kamay ni Basti si Sandra. Pupunta ako mamaya kapag kagat ng liwanag sa Maynila upang iligtas si Sandra sa kapamakan. Sasama ako, Daniel. Hindi ka natatakot sa akin? Alam kong mabuti kang tao. Taong lobo pala. Ang Basti na yun sa simula pa lang, masama na ako tubo sa kanya. Mahinahon na wika ni Jepoy na nakipagkamay kay Daniel. Salamat, Jepoy. Walang anuman, parang Daniel. Alina, huwag kang mag-alala. Kahit lobo ka pa, willing naman ako magpakagat sa'yo. Kahit saan mo gusto. Ikaw talaga, Jepoy. Puro ka kalokohan. Here, eat your breakfast, Sandra. Hayop ka, Basti. Hindi mo ba alam ang nangyari sa magulang ko? Please, Basti, nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo na ako. Bakit pa? Patay na rin naman sila, hindi ba? Paano mo nalaman? Huwag mong sabihin. Lumapit ito at kinalagan si Sandra para makakain. Ginamit itong paraan ng dalaga upang makatakas. Agad niyang sinipa sa pagitan ng mga hita si Basti, ngunit nahuli siya ng mga tauhan nito at ibinalik siya sa pagkakagapos. No wonder why I fell hard for you, Sandra. You like it rough, ha? Huh? Hahalikan sana niya si Sandra, ngunit hindi niya nagustuhan ang sunod nitong ginawa. Pweh! Nakakadiri ka! Kahit kailan, Basti, hindi kita kayang mahalin. At walang ibang laman ng puso ko kung hindi si Daniel! Sa galit ni Basti sa ginawa at sinabi ni Sandra, ay nasampal niya ito ng ubod ng lakas. Look who's calling. Hello, nasaan ka na? Hello, Basti. Tinatarantado mo ba ako? Wala akong panahon makipaglaro sa'yo. Nasaan kayo? Wala naman tao dito, ah. Daniel, tulungan mo ako. Daniel! Sandra, nasaan ka? Oops. Tama na. Isisend ko sa iyo ang address. Promise. I'll get it right this time. Mahigpit na hinawakan ni Basti ang mukha ni Sandra saka seryosong nagwika. Prepare for the worst, Sandra. Baka hindi mo kayanin ang mga mangyayari mamaya. Saka ito umalis at nilak ang kwarto. Sadyang iniligaw ni Basti at ipinadala ang maling address upang isakto na gabi makakarating si Daniel sa lugar kung asan sila. Mag-aalas 11 na lang marating nila Daniel at Jepoy ang nasabing lugar. Malayo-layo ito, parang Daniel, ah. Sira ulo talaga yung Basti na yan.
Ang layo nung pinuntahan natin kanina. Dito ka na lang muna, Jepoy. Pagkalahating oras na at wala pa ako, saka ka pumasok. Ihanda mo yung baril na binigay ko. Tiyakin mo na tatama yung mga silver bullet sa mga lobo. 5 lang yan. Huwag mong sasayangin. Okay, sige. Buti na lang, nag-practice ako ng shooting dati. Madilim ang buong bahay nung pumasok si Daniel. Basti, lumabas ka! Magpakita ka! Face me, you coward! Lumabas si Basti, hawak si Sandra at umakyat ito sa rooftop. Agad itong sinunda ni Daniel. Daniel! Sandra! Now, the time has come to show who you really are, Daniel. Anong sinasabi mo? Pakawala mo si Sandra, Basti. Ako ang harapin mo. Well, kung ayaw mong sabihin, ako na ang magsasabi kay Sandra. Sandra, I'm sorry, pero ang lalaking minamahal mo ay isang taong lobo. Daniel, totoo ba yon? Hindi makapaniwalang banggit ni Sandra. Ano, Daniel? Who is the coward now? Why don't you tell her? Nagngingit-ngit sa galit na nakatupi ang mga kamao ni Daniel. Pigil na pigil siya sa pagbabagong anyo. Ah, alam ko na. Hawakan yung maigi si Sandra. Lumabas ang dalawa pang lobo at sinunod ang utos ni Basti. Dahan-dahan itong winasak ang botones ng damit ni Sandra hanggang tuluyang masira at lumitaw ang kanyang panloob. Basti, tama na! Sumunod naman niyang sinira ang pantalon ng dalaga at nang hahalikan niya ito ay tuluyan ang hindi napigilan ni Daniel ang galit kaya agad itong nag-anyong lobo at dinamba si Basti. Hindi makapaniwala si Sandra sa kanyang nakita. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya at minahal niya ay kauri ng mga hayop na pumatay sa kaibigan at magulang niya. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit, ang ginawa ni Basti o ang panluloko sa kanya ni Daniel. Dumating si Jepoy mula sa likod at agad na pinagbabaril ang dalawang lobo na may hawak kay Sandra. Umiiyak na tumakbo si Sandra na agad sinundan ni Jepoy habang naiwang nagpapangbuno ang dalawang taong lobo. Nagpagulong-gulong, nagkalmutan at nagkagatan. Pero sa huli ay pumangibabaw ang nagpupuyo sa galit na si Daniel. Walang tigil niya itong pinagkakagat at pinagkakalmot hanggang mapunit ang laman at mawala na ito ng hininga. Sinubukan habulin ni Daniel si Sandra ngunit wala na ang dalawa. Saan ba tayo pupunta, Sandra? Si Daniel, baka anong mangyari doon? Kahit saan, Jepoy. Please, ilayo mo lang ako sa kanila.
Hello mga Lovey Dubs naming Goonie Fam! Marami pong salamat sa inyong pakikinig ng Dial Motel Episode 12. Ito po ang inyong mystery ng Goonie Goonie PH at Goonie Haunted Files na mataas ang energy ngayong araw. Ayan, mali! Sa mga hindi pa po nakakapanood o nakakapakinig or first time lang nakapakinig nitong kwento, ay ina-encourage ko po kayo na bisitahin ang playlist ng Dial Motel. Ang link ay nasa description box. I'm sure mamahalin nyo rin po ang characters nila Sandra, nila Daniel, at ng makulit na si Jepoy. Ayan. Dako na po tayo sa Goonie Mention. Kay Willie Dalo, na fan ng Dial Motel. Maraming salamat, Willie, sa pagsuporta mo. Kay Jeff Eusebio, kay Rorilyn Tampus, kay Sharon Manalo, kay Hershey Aquino, kay Jane Jake Despre, Honey Canido, Rhea Casanova, Lily Jaime Pagalan, at belated happy birthday kay Dane, na anak ni Alrefe. Also, I would like to thank the following: si Azela DV, si Reynold Paglinawan, at si LV Traya. Ayan, maraming salamat po mga Goonie Fam na kumasa sa ating How Do I Look Challenge. How old do I look challenge? Ayan. Yan po ay nasa ating Goonie Group, Certified Goonie Fam na Facebook group. So, sa mga hindi pa po nakapag-join, mag-send lang po kayo ng request and i-approve namin kayo kaagad. Ang Certified Goonie Fam or Goonie Group ay open po sa lahat ng mga solid and certified Goonie Fam. I-add nyo lang po, i-search nyo lang po sa Facebook, nasa inyong mga screen ang itsura po ng ating Goonie Group, at i-accept po namin kayo agad para ma-meet nyo rin po ang mga iba pang Goonie Fam all over the world and makapag-join din po kayo sa ating watch party and also sa mga challenges. Ayan, abangan! Muli, maraming salamat po at kita-kits po tayo sa Ang Palengke ng Mga Aswang Season 2 Episode 16. Thank you so much po, Goonie Fam. We love you and God bless you all.